quickly lang, Samuel, and to the rest of our kababayans who are listening here on DZTP 693 Radio, Tirad Pass sa buong Region 2, very quickly, na pagdating po sa law and order, na i-deliver po ng Presidente yung kanyang pangako na talagang babawasan po yung ating mga drug supply sa buong bansa. Very, very quickly then, sabihin ko sa inyo na because of the law and order, ay meron po tayong tinatawag na safe roads, safe streets for our kababayans. Na ibalik po ang mga kali sa inyo. Dahil bumaba nga yung krimen by 64%, sanhi ng operasyon ng ating pamahalaan. Ating sanhi po ng ating operasyon ng ating pamahalaan, may tumatawag dito, Frank, pakisagot na lang ito. Frank, pakisagot na lang kasi hindi niya alam na sa radyo tayo. So, law and order, mababa yung krimen, more than 60 billion pesos na droga ang nasamsam ng ating pamahalaan, tapos 22,000 barangays ang drug cleared. So, malinaw po na safe na po ang ating mga lansangan. Mm-hmm. Wala na pong laglag bala sa airport. Wala na pong pastillas gang. Ginagawa po lahat ng gobyerno para magkaroon po ng law and order. Now, na-deliver po yan. Peace and order. Napirmahan ng Bangsamoro Organic Law. Meron na pong Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. May kapayapaan na po sa area na yan sa BARMM. 18,000 sa mga rebelde ang bumaba na po. Ito po yung mga CPP-NPA dahil sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Successful. So meron na pong kapayapaan. Yung anti-corruption drive, pinirmahan ni Presidente ang Executive Order Number 2 na nagsagawa po ng Freedom of Information na pwede na pong buksan ng libro ng gobyerno para sa mga sumusumuri kung paano ginagastos. Matagal ipinaglaban yan yung FOI mula 1987. Ngayon lang po nabigyan ng chance, ng opportunity sa panahon ni Presidente Digong na buksan ng libro ng buong national government. Nasa kamay na po yan ng Congress at Senado kung gagawin nilang batas yan. Arta. Kay Jeremiah Belica pinalakas ko. Anti-rente. Yung anti-crime and corruption commission ni Greco Belica. Very active. Kaya nga po, pagdating dun sa Transparency Index of Doing Business, nasa 95 na po ang Pilipinas out of the 190 economies. Nag-improve na, ika nga. Marami na rin sinibak sa pwesto, whether in-announce sa TV, sa radyo, pero napakadami na po. But again, it is a process. Hindi po sa atin. Ito, panghuli na po ito. Yung ating poverty alleviation, poverty incidence from 24%, bumaba po ng 14-13% bago magkaroon ng pandemya. Ibig sabihin, 6 na milyong Pilipino ang naiahon mula sa kahirapan bago magkaroon ng pandemya. So, ibig sabihin po, maganda yung economic fundamental. Fiscal and monetary policy, pinaganda po ni Presidente yung ating credit rating sa itong bansa. B+ po tayo, standard po sa Fitch. Ibig sabihin, madaling umutang yung ating gobyerno ng pera sa ibang bansa dahil marunong tayo magbayad at mababa pa ang interest rates. Ang isang kumpanya, ang isang organisasyon na marunong magbayad, ibig sabihin, maganda magpapatakbo ng negosyo o maganda magpapatakbo ng pamahalaan. Sa Japan, A- yung ating rating doon. Ibig sabihin, talagang ang taas ng pagtingin ng mga Hapon sa atin. So, I can go on kung bakit gumanda ekonomiya, build natin, nakita mo naman sa ating TV, na halos 5% po yung ating infrastructure spending to GDP. Pinakamataas in the history of Philippine governments.
in the history of Philippine administrations. Nung mga nakarang administrasyon, halos 2% lang po yung kanilang average. Tayo po halos 5%. Samuel. Okay. Samuel. So, napakarami. Palagay ko, nakikita naman ang proof ng mga statement na yan. Pero this are Duterte Legacy Campaign, Sir Martin. Now, how is this Duterte Legacy Campaign differ from other PCO or Presidential Communications Operations Office and Government Communication Campaign? Ang ordinary kasi na communication campaign, it's really short time bound. Either one day, 1 week, 2 days, 3 days, or 1 month. Itong Duterte Legacy Campaign, hindi po ito short term bound. Ito po ay long term. Meaning hanggat sa matapos po ang termino ni Pangulong Digong sa June 30, 2022. Ang regular campaign ng ating PCOO ay usually nakatutok sa isang ahensya o dalawang ahensya. Pero ito pong Duterte Legacy, whole of government po ang ating... So yung mga may contribution po sa Duterte Legacy ay naisasama. So for example, itong ating Malasakit Center Law na pinangunahan ng Senador Bongo, meron po tayong 138 Malasakit Centers sa buong bansa na kinabangan po ng more than 2 million patients na libre ang gamot, libre ang pampagamot. Meron po tayong Malasakit Center. Legacy po yan ni Presidente at ni Senador Bongo. Yung ating Universal Healthcare Law na lahat ng Pilipino, more than 109 million Filipinos, ang covered po. May insurance na under the Universal Healthcare Law. Yung ating Free Tuition Act na 1.6 million students ng state universities and colleges na libre, wala pong binabayaran na tuition sa state universities and colleges. Yan din po ay legacy ni Pangulong Digong. Yung Free Irrigation Act na almost 1 million na ating mga magsasaka ay libre po yung kanilang irrigation, wala po silang irrigation fees. Yung mga nagpa-renew ng ating pasaporte, 10 taon na po ang visa niyan. Yun pa rin yun ang driver's license. 5 taon na po ang visa niyan. So, all of these must be reported by the Duterte Legacy. Kaya kakaiba po itong Duterte Legacy dahil talagang reporting to the people po talaga ang ating pakay dito. Oh, talaga na that is the only difference. Pang long term yung isa, samantalang yung iba short term. Okay. Sir, ngayon, medyo nag-iba naman ang ating ang ihip ng hangin because of this COVID-19 pandemic. Now, how does one such as the PCOO or the Presidential Communications Operations Office go about efficiently and effectively communicating with the legacy today? Na ngayon ay may limitations na because of this COVID pandemic. Siguro kung napansin mo, Samuel, na iba yung relasyon ng ating government media, ng PCOO at ng private media. At nakita mo siguro yan sa pag-roll out at pag-activate natin ng laging handa crisis communications. Siguro napansin mo yan, kanyo. Kasi kayo mismo sa DZTP 693 Radio Tirad Pass, eh merong pagkakataon na kayo nagla-live streaming ng laging handa ng ating pamahalaan. At ito'y dahil para malaman ng ating mga kababayan kung ano yung desisyon ng ating pamunuan pagdating po sa COVID-19. Yung maghugas ng kamay, mag-social distancing, mag-face mask, yan po ay mga early messages po ng ating laging handa crisis communications na ginamit din niya inyong talapitan para ma-inform ang ating public. At ito po ay hindi lamang dito sa Region 1 or sa Region 2. Ito po ay sa buong kapuluan. Kaya nga po, nararating natin ang ating iba't ibang mga lugar sa buong bansa kahit may pandemya because of what we have practiced to the laging handa, magandang relationship with the members of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya siguro ngayon, nakakapag-usap tayo ngayon, Samuel, dahil na rin sa pangunguna nila ni Jenny Rollin, makasama natin sa region. So, yan po ay
ay hindi mahirap kung merong pagsasama-sama at pagtulungan ng government at private media. Okay. Sa bagay, nakikita naman natin na simula pa nung pandemic, nag-launch na kayo ng ganitong mga campaign. Sir, ito naman ngayon kasi may mga alingas-ngas dyan na parang ibinibida yung mga ganyan, legacy. Now, so what is the important? Ano ba ang kahalagahan ng mga legacies na ito at bakit kailangan natin i-promote sa mga tao? Magandang tanong yan. Kailangan natin i-report sa tao para malaman nila kung anong ginawa ng gobyerno nila. Wala pinagkaiba yan sa isang parent teachers association. Kailangan i-report ng mga parents o report ng mga teachers kung ano yung takbo ng klase ng bata. Wala pinagkaiba yan sa micro-business. Kailangan i-report ng may-ari ng sari-sari store doon sa mga investor niya. Asawa niya ba yun, investor niya, o kanyang biyanan, o kung sino ba yun. Kung ano yung estado ng sari-sari store, kumikita ba o ito. Eh kung yun nga, nagre-report eh, di ba? Ano pa kaya ang gobyerno na bilyon-bilyon piso ang ginagastos? The people needs to know kung ano po ang ginawa ng kanilang mga leader sa kanilang taxpayers' money. Halimbawa, dito sa Region 1, 750 DPWH projects completed sa Ilocos Region in 2020. Urdaneta Bypass Road sa Pangasinan, shore protection sa Aguo, road improvement project sa Dingras, Ilocos Norte, completed dike in San Juan, La Union, Poro Point Freeport Zone na projects, Phase 1 ng Central Luzon Link Expressway, last portion ng T-Plex, Vigan City Airport's runway extension, Aringay Tubao Alternate Road, Lawag Airport Improvement, Lingayen Airport Improvement, Salumage Port in Ilocos Sur, Ilocos Norte and Pangasinan Roads, ongoing for funding, access roads leading to Mapita Community and View Deck to Nayon Aguilar in Aguilar, Pangasinan, Candon City Bypass Road sa Ilocos, Daang Kalikasan Road dyan po sa Pangasinan. And as of September 7, 2021, we must report to you na meron na pong 533,000 residents sa Ilocos Region ang fully vaccinated sa COVID. 53 isolation facilities were accredited and constructed in Region 1. And 750 DPWH projects completed dito po sa Ilocos Region. Mm-hmm. So, ayun, very specific. Very specific. Oo, talaga po. Oo. Hindi na kanyan, hindi na mga papogi lang, kundi talagang action, full of action na Sir Martin. Opo. Kung gusto ko pa maging specific pa sa Region 1 DPWH, ito nagpadala sa akin ng report na 94 road construction and improvement projects ang nakompleto na, 50 bridge construction and repair, retrofitting, 65 flood control projects composed of 36.77 kilometers of newly built, rehabilitated, and widened road, 7 kilometers of road open, 4 kilometers of asphalted road, and 2.9 kilometers of road drainage, fine cost of 1.97 billion pesos. I can go on and on and on. Okay. Ito sir, parang under the build program at ito na ay talagang na-action na ito. Now, what about the laws? Yung mga batas na initiated and approved under the Duterte government that will make the life of the people progress, parang maiangat ang kanilang pamumuhay. Well, pagdating po sa mga batas, alam nyo ba na yung kung ikaw ay minimum or minimum wage ka, dahil sa train law, ay hindi ka na kailangan magbayad ng income tax. So that's 99% of our income taxpayers na hindi na magbayad ng income tax dahil sa train law.
napakalaking tulong niyan pag ang sweldo mo ay mas mababa sa benefit, mas malaking take home pay mo. Ano pa bang dapat mapakinabangan ng ating mga kababayan? Yung universal healthcare law na 109 million na Filipinos and more ang makakatanggap ng coverage mula sa gobyerno. Nabanggit ko na yung malasakit center ni Bongko na libreng gamot at pampagamot. Libreng tuition ng ating mga estudyante, libreng irigasyon ng ating mga magsasaka na mas mababa pa sa 10 hectares yung kinalupain. 229,000 hectares na lupa ipinamigay sa more than 165,000 beneficiaries. Yung 10,000 free wifis. Yung ating 2.4 million na mga farmers na nakinabang dito sa rice tarification law. Na, alam mo talagang limpak-limpak na pakinabang po ng mga kababayan natin sa Administrasyon Duterte. 10 years validity ng passport, 5 years validity ng driver's license. You name it, halos lahat ay ginawan po ng paraan. Yung ating one-stop shop sa OFWs natin, hindi na ako kayo kailangan pumunta pa kung saan-saan mga lugar para kumuha ng NBA clearance, city clearance, kung anong clearance yan. Eh doon po sa POEA, nandun na po lahat. Hindi na po kayo mag-aabala pa na bumiyahe ng bumiyahe. Sir Martin, ito medyo maselan. Now, after this accomplishment na presented, what can you say to the detractors or the critics, the government, who say that promoting these legacies is a fake news and propaganda lang daw? Alam mo, totoo naman na merong propaganda talaga. Ang tanong doon, is it a good or a bad propaganda? Ayun. Ngayon, lahat naman ng gobyerno merong propaganda. Good or bad? Itong Duterte legacy, this is a good propaganda sapagkat nagre-report nga tayo sa publiko. Is this fake news? No, it's not fake news. Kung gusto nyo, para talagang malapit po talaga sa inyong puso ang makita nyo kung totoo, i-check nyo yung 750 DPWH projects na nakompleto sa Ilocos Region sa 2020. I-check nyo yung Urdaneta Bypass Road, i-check nyo yung Shore Protection in Ago, i-check nyo yung road improvement sa Dingras, Ilocos Norte, o yung kumpletong dike sa San Juan, La Union. At kung talagang hindi po talaga kayo kontento na kung palagay nyo fake news, itanongin nyo yung estudyante ng State University and College. Iha, libre na ba yung inyong tuition fee? Tanongin nyo yung kinabang sa Malasakit Center. Alam mo, Samuel, at sa lahat nakikinig dito, hindi naman tayo nasa negosyo na pagsisinungaling at pagbibigay ng mga fake news. Eh, na kinukontra nga natin yung fake news, kaya meron tayong Dismiss Disinformation Campaign katuwang ang PIA dahil nga sa ating mga ipinangako at mga kababayan na paasensuin ang PCOO. So, ito po lahat ng mga kababayan. These are tangible projects na hawakan, nakikita, naaamoy. Lahat po ng senses pwede nyo pong gamitin dito para ma-approve lang talaga na wala pong pagsisinungaling na ang ginagawa ng gobyerno. Talagang katotohanan po lamang ito. Pwede nyo punta yung DPWH o DBM. Pwede nyo i-request sa FOI, Freedom of Information. Okay. Finally, Sir Martin, tawad dito. Tawad na question. Speaking of Duterte legacy, ano naman ang legacies of the president doon mismo sa PCOO? Magandang tanong yan. Unahin natin dito sa mga building na construction sa PIA. PIA Car, PIA Region 2, Kalinga, PIA Region 9. Yan po, may mga buildings po tayo na tinatayo para sa Philippine Information Agency. Sundan po natin ang Mindanao Media Hub, pinakamalaking media facility ng ating national government by far at kauna-unang state-of-the-art media facility dyan po sa Mindanao. Yung Visayas Media Hub na itatayo po natin next year, may awa po ang Diyos, ay suportahan po ng Kongreso at ng ating Senado yung Visayas Media Hub. Biruin mo, panahon pa ni Magellan, ngayon lang tayo magkakaroon ng, o panahon pa nila Pulapo, ngayon lang tayo magkakaroon ng state-of-the-art media facility ng gobyerno. Diyan po sa Visayas, Diyos ko po, ilang presidente na nagdaan. Yung ating Government Communication Academy na itatayo sa Manolo Fortis, Bukidnon. Ito po ay akademya para turuan po yung ating mga kababayan ng tamang komunikasyon, lalo na yung mga information officers sa barangay all the way to the national government. Yung ating
yung ating isinalang na panukalang batas dyan po sa Kongreso at nasa Senado na po yung Media Workers Welfare Bill, yung ating FOI Bill, yung ating People's Broadcasting Corporation Bill na magpapa-asenso ng ating government TV stations. At yung Presidential Task Force on Media Security na naging rason kung bakit nawala tayo sa listahan ng one of the most dangerous countries for journalists. Nawala po tayo sa listahan na yan dahil sa Presidential Task Force on Media Security, kami darawa ni parang Joel Egco, eh, talagang sub-sub dyan. Kaya nga po, nawala na tayo sa listahan ng Reporters Without Borders dahil bumilis din po ang resolusyon ng Maguindanao Massacre. So, ilan lang po yan sa ating mga nagawa para sa restoring na Duterte legacy. Maraming salamat sa Puel, Bagsangi at Punto por Punto, DZTP 693 Radyo Tiradpas at sa lahat po na ikinig sa atin sa Region 1 at kung naabot po ang Region 2, kina Jenny Role, mabuhay po kayong lahat. Thank you very much, Sir Martin Andanar, ang Secretary ng Presidential Commissions on Operations. Thank you very much, Sir Martin. Mabuhay din po kayo. Ni Sir Secretary Martin Andanar at the Presidential Communications. Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago. Kapayapaan sa Mindanao. Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandatahan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayan. Ito ang Duterte Legacy. A surfing tour in the Philippines will not be complete without visiting Lanuza, Surigao del Sur, home of the Lanuza Surfing Festival. Located in the Caraga region in Mindanao, it is the gateway to the surfing capital of the Philippines. From reef to beach breaks, surfer nomads have a choice between the Wayahan left-hand waves, the Poktoy River mouth right-hand waves, or the idyllic boulevard by the bay. As we recover from the pandemic, let's support Lanuza. At the same time, rediscover the Philippines.